Sasagutin kita kung mababalik ang oras. No, hindi na. Hindi ko kailangan itama kasi ang pagkakamali mo, part yan ng buhay natin eh. Part yan para matutunan mo yung mga bagay na nangyari. So, ang pagkakamali ng isang tao is given. Hello, sisters! Ito na ang tanong ko sa'yo na sobrang hirap at wala kang magagawa kundi magpalipad sa akin. Sino ang mas pogi? Si Nathan o si Jeffoy? Katanuhan kay From Extin Vlogs. Being in the same situation as a single mom, are you still longing for relationship or happy being mom? If yes, what is the husband to be qualification? Wow. So, as a single mom nga daw, katulad po ni ng ating langga, no? Longing pa ba ako sa relationship? Honestly speaking, right at this moment, hindi talaga. I am happy being single mom. I really do. Kasi mapapansin mo naman eh, kung longing ako, edi sana hindi umabot ng 7 years, di ba? So, marami namang pagkakataon. 2020 lang naman tayo nag-pandemic. So, malamang ng mga past years ko, di ba? Ang daming chance na pwedeng magka-jowa, di ba? Pero hindi kasi talaga ako naghahanap na. So, I've learned my mistake. And I'm afraid I might fall in love in the wrong person again. Wrong person. So, mahirap na magkamali ulit. So, dapat nating, kumbaga dapat kapag nagkamali ka, try to learn your mistakes. So, dapat siguraduhin mo na hindi na mauulit. Lalo, alam nyo ba yung kasabihan na one is enough, two is too much, three is like a poison that kills a person. So, nandun na ako sa level ng ng twice, di ba? Nagkamali na ako ng dalawang beses. So, kapag pangatlo, laso na yon, magiging laso na siya sa akin. Kasi paulit-ulit lang na mangyayari, di ba? So, I let myself to preserve the right person siguro na bibigay ni Lord. So, hindi talaga ako longing. But I am happy to be single, ma'am. Yes. At kung sakali man, simple lang ang qualification ko kung ano ang hinahanap ko sa lalaki. Simple lang. Number one is a God-fearing man. Alam mo kasi pag ang isang tao, top one niya si Lord sa buhay niya, everything will follow. Ang isang God-fearing man, nandiyan na yung responsable siya, nandiyan na yung maalaga, mapagmahal, lahat gagawin para sa pamilya, ganun siya. So, yun lang naman ang qualification ko, isa lang. Kapag meron siya noon, sabang. Pero dahil wala pa, hayaan na lang muna natin. So, next is Sensei Ralph Eva's Life in Japan. Ang tanong niya ay, if makipagbalikan sa'yo ang partner ng kids mo, would you accept him and give him a chance? Tao lang naman ako, gaya ng sabi ko, I am just a human. And nagpapatawa din po agad ako as long na nag-overcome ko na yung pain. Madali po akong magpatawad. So, kumbaga, mabilis ko mapatawad yung ginawang kasalanan sa akin. Pero, hindi ko siya makakalimutan. Pero yung moment na kung babalik, i-accept ba? Friends na lang. Kasi syempre, di ba, maging tatay na lang sila ng anak kung gusto nila. Pero, friends na lang. Ayun. Dennis Yunsal. Guys. So, anong oras na imbento ang orasan? Around 1 o'clock na imbento yung orasan. 1 o'clock, Dennis? Year 1400. Yun na imbento yung orasan. Gigil mo ko. Admin Chela de Corhalek.
Kailan po ginawa ang asul na bahay? Complete day po. Pinag-isip ako ni admin. Alam mo naman na hindi ko alam. Pero, kung hindi ako mali, sabihin mo lang sa akin, admin ha, pero parang na sa pagkaka-remember ko yung nabanggit mo sa LS, July 24, 2020. Kung mali ako, admin, just PM. July 24, 2020 mo ginawa. Kapag mali, alam mo na ang kasunod ng admin. Next is, Nathan makes vlog. Ayan! Sino ang natitipuhan mo sa amin? Tatlo. Mike Senisa, Jepoy Mabini, Nathan makes vlog. At dinamay talaga ni Nathan vlog sa amin. Pero yung natitipuhan, yung nagugustuhan in terms of, paano ba? In terms of, as kajowa-jowa vol, ganon. All of the above. All of the above, kasi si Sir Mark, superb, galing, very witty person, and nakakasakay siya sa mga, hindi siya KJ, kalog din siya. So, si Jepoy Mabini naman, sobra, grabe, super thumbs up. Dahil, napakagaling na tito nito, napakabait. Kasi kapag mapagmahal sa pamangkin, isa lang ang ibig sabihin nun, super mapagmahal sa sarili niyang magiging anak. So very loving husband rin siya to be. Wow! Jowa to be. So, nako, eto si Ninong Nathan, gaya ng sabi ko dati, very sobrang mabait na tao. Alam mo yung kapag mapagmahal sa magulang at mapagmahal sa pamilya, wow! Mapagmahal din niya na jowa. Kaya lahat kayo, natitipuhan ko, lahat kayo natitipuhan ko. All of the above, walang tapon sa inyong tatlo. Lahat kayo, type na type ko. Type kong jowain. Next is, huwag na tayong pumili ng pinaka. Baka magtagpo lang eh. Lahat kayo. Next is, Aldrin Fortaleza. Anong name ng tatay ng mga Junakis mo? At talagang, ito talaga yung tinanong mo ah. Siya pa naman yung kauna-una sumagot agad. Agad-agad, walang pakundangan, sumagot agad. Ano ang name ng tatay ng mga Junakis mo? Coming from the root word. Coming from the root word, Jomel at tsaka Juan. Yun, pangalan ng tatay ng mga Junakis ko. So, kaya ko pong sagutin siya. So, alam mo na, Aldrin. Sorry. Kaya ko siyang sagutin. Ayun. At kung tatanungin niyo yung apelido, malalaman niyo naman yan sa mga ninja moves ng aking mga Junakis, di ba? So, next is, Langga Norris Vlog. Saan ka mas nahihirapang harapin or i-overcome? Career or love life? Why? Syempre, both siya mahirap, guys. Mahirap ipaglaban ng career kasi syempre ano, foundation mo to para sa provision mo sa pang-araw-araw and everything. So mahirap talaga, kailangan mo siyang ingatan, kailangan mo siyang ayusin, seryosohin, ganun. Pero parang mas mahirap mag-move on sa love life kasi emotional and physical, lahat, katawan mo pagod, isip mo pagod, ganun. Kaya yun, mas career siguro, mas love life siguro, mas mahirap. Next, Ninong Gian Molasgo, spit or swallow? Gigil ako nito ni Ninong Gian. Ano spit or swallow? Ano candy ba? Kung candy, syempre, swallow pag candy naman, di ba? Pero kung yung iba yung... yung iba, spit tayo. Ano yun? So, pasensya na po, medyo half-half conservative, half-half charot. Pero hindi, joke lang. Walang kiji-kiji dito. I think spit. Next. Cheska EJ David. Sino po yung tinutukoy niyo na ultimate crush niyo na viewers?
yun na nga, sinabi ko na nga, di ba, ang ultimate crush ko talaga, yung crush na hindi pwedeng sabihin, si Bibi. Sorry sis, pero, honestly speaking, kasi gustong-gusto ko talaga yung aura ni Bibi. Ewan ko ba, I have a lot of, ano kasi, I have a lot of friends na katulad niya. Ewan ko ba, malalapit ako sa mga taong ganyan kasi, bilib ako sa kanila. Alam mo yun. Basta bilib ako sa kanila. Last but not the least, awesomely brave. At ang tanong niya ay nakakagigil din. Ano ang PIN number ng savings account mo? Account details, including name, PIN number, bank name, mother's maiden name, birthday, and bank name. Branch pala. So, gigil, di ba? Ako ba na... De, bubunyag, bubulgar ko talaga, di ba? So, ang witty talaga nito. Ang witty-witty talaga. Ay, ang witty talaga nito, sis awesome. Hindi ko po kayang sabihin, pasensya na po, so hindi ko po to sasagutin. So, magpapalipad na lang po. So, yun guys. Ang witty-witty ni Admin Shella D. Yung mga tanong niya talagang alam niya na may mga hindi ko masasagot. Si Dennis Yunsal. Ayun, yung mga, ganun talaga yung mga tanungan nila. Alam nila na walang kasagutan. So, by the way, sinabi ko naman kasi, anything under the sun. So, included. Imaginein mo yun. Very, very logical ang tanong, di ba? Napaka-witty. So, ayun guys. Natawa ako na ba? Meron pa nga nagtanong, sex or chocolate daw. So, pagbigyan natin yung nagtanong ng sex or chocolate. Hindi ko na papatupikin pa, sex or chocolate. Katakataka pa ba yun? Malamang, chocolate yung pipiliin ko. Yung may mani. Yung may mani dahil favorite ko po. Baka naman. Kaya ito mga... So, yun na nga guys. Yun lang po. So, sa mga ipapaliparan ko, alam nyo na, just PM me. At sa mali kong nasagot, na nasagot, sinagot ko nga, pero mali naman, alam ko na, alam nyo na po ang susunod. So, ayun guys, I hope you enjoy my vlog tonight. Tonight talaga kasi tonight lang po ako nakakapag-vlog. So, I hope na hindi kayo na-bore. At kahit pa paano sa mga hindi nakakilala sa akin, eh... Magkaroon sila ng ID. Lahat po ng katanungan na ito ay nanggaling sa aking mga whitey friends. And this is vlog that's for fun lang. So, ika nga sabi ko dati, don't take it seriously. Seriously. It's just for fun. So, guys, maraming salamat sa isang magandang another vlog. At kung ikaw po ay bago sa aking vlog, don't forget to subscribe, like, comment down below, and hit the notification bell for more updates of our incoming video. See you till next time. Bye-bye!